dahil nakita niya ito. Ha? Bakit mo kakausapin? Wala ka bang tiwala sa akin, love? Okay, sige. Magsalita ka, Renos. Nasa kabilang linyang asawa ko at nandun din ang love of your life. What the hell happened? Naguguluhang tanong ni Renos at inila siya nito papalayo. Tinignan ko naman si Bunker na binuksan ang lunch pack at inilagay sa kamay kong kutsara. Kailangan mo ubusin to lahat, Beatrice. Kumain ka at ayon kay Jovan ang hihina ka raw at kailangan damihan mong pag-inom ng tubig. Kaya eto, dalawa ang dala namin para sa'yo. Sige na, kumain ka na. Salamat, Bunker. Sambit ko sa namamaos na boses. Hindi mo naman kami kailan pasalamatan pa eh. Pamilya tayo rito at dapat kami nang humihingi ng sorry sa'yo dahil sa ginawa ng kaibigan namin. Sabi niya at tumango-tango. Pero salamat pa rin. Ani ko tipid ng umiti lamang. Hindi namin ipinaalam sa babae ang lahat. Baka sumugo din sila dito nang wala sa oras eh. Kilala mo naman ng mga yon. Wala naman kaming pakialam kung silang sang sasakta nila. Pero ang babaeng kasama mismo ng asawa mo, never mind. By the way, Bea, kinuha na muna namin ang phone mo at ini-off para hindi tayo malocate gamit ang GPS na naka-install sa phone mo. Pariwanagan niya na tinanguan ko. Sige, hindi ko na malay na ubos ko na pala ang kinakain ko. Siguro nagutom nga talaga ako dahil sa pag-iyak ko kanina at sa sakit na nararamdaman. Itinapon ko na lang sa trash bin sa loob ng kotse ko ang lunch pack at bottled water. Bumaba ako at agad dumampi sa balat ko ang malamig na simoy ng hangin. Madilim kanina nang dumating ako, kaya hindi ko masyado nakita ang magandang tinawin dito. Matataas ang mga punong kahoy at kahit masakit sa balat ang sikat ng araw, may espasyo ka pa naman na po pwedeng pahingahan. Sa ilalim mismo ng mga matatayog na puno, may mga bahay pero malayo naman sa isa't isa. Napatingin ako sa limang sasakyan na nakaparada lamang sa gilid ng daan. Hindi naman yun sementado dahil lupa lamang siya. Si Naresh, Oben, Haji at Amir lang ang nakita kong nakaupo sa hood ng sasakyan nila. Nanatili namang nakatayo ang dalawa. Hindi ko alam kung saan nagpunta yung iba. Baka umuwi na rin sila. Hindi nila napansin ang pag-alis ko. Naglakad ako at sinunod ang batong daan hanggang marating ako sa isang magandang hardin na punong-puno ng iba't ibang bulaklak. May palayan sa tapat nito, may upuan at mesa na gawa sa kahoy kaya lumapit ako para makapagpahinga roon. Sa nakikita ko magandang tanawin kahit papaano, gumaan ang bigat sa dibdib ko. Hindi man malulunasan agad ang sakit sa puso ko'y alam ko, kaya ko pa rin tong pahupain kahit saglit lang. Ikaw si Beatrice, tama? Napalingon ako sa ibang direksyon nung marinig kong boses na iyon. Pamilyar sa akin ang boses niya, parang narinig ko na talaga ito pero hindi ko lang maalala. Hindi ko siya matandaan, pero malakas pa rin naman ang katub ko na nagkita na kaming dalawa. Ang boses niya lang. Ang boses niya lamang ang pamilyar sa akin, at hindi sa mukha. Hindi ako sumagot sa babae. May galit, inis, at selos akong nararamdaman sa kanya. Galit sapagkat itinago niya mula sa amin ang asawa ko, at di niya hinanap ang pamilya nito. Inis dahil sa pagtawag niya kay Lance na Franz, kahit di naman yun ang pangalan nito. Selos dahil pinagtatanggol siya ni Lance. Pinapakita pa sa akin na kung gano'ng nga siya importante rito at kung gano'n din siya kamahal ng aking asawa. Hindi ako naniniwala. Pasensya ka na. Sabi niya at di ko mawari kung sincere ba ang pagkakasabi niyang iyon o baka umaakto lang siya. Nabukal nga talaga sa kalooban niyang humingi ng pasensya sa akin. Pero hindi pa rin ako magtitiwala sa kanya. Iba ang nararamdaman ko ngayon at kahit di ko siya tingnan. Parang natural lang yung pagkainis ko sa kanya. Sa presensya pa lamang niya. Sabihin mo sa akin kung saan mo una nakita ang asawa ko. Walang emosyon na tanong ko sa kanya. Sandali lang siyang hindi umiimik at narinig ko pa ang paghinga niya ng malalim. Ang totoo niyan, ang yumao kong ama ang nakakita sa kanya. Sa Pangasinan yon, palutang-lutang daw ang katawan doon ni Franz. Lance. Lance ang pangalan niya. Huwag na huwag mong papalitan ang pangalan ng asawa ko. Asik ko sa kanya at bigla siya napaatras. Napayo ko at narinig kong mahinang paghikpi niya. Ang bilis naman niyang umiyak, ha? Sorry, nasanay kasi akong tawagin siyang ganon, lalo na nang wala pa siyang naaalala, kaya yun na rin yung tawag ko sa kanya. Sabi niya sa mahinang boses. Tumayo ako mula sa kinaupuan ko at nilapitan ko siya. Tatlong hakbang lang ang nagawa niyang pag-atras at di niya na yun sinubukan pa nung nasa tapat na niya ako. Dalawang taon mong itinago sa amin si Lance. Sa loob ng maraming taon na yun hindi mo pinaalam sa mga pulisya na may lalaki na tagpuan ng iyong ama. Itinago mo siya sa amin kaya lumalabas na kasalanan ninyo yun at isang pandurukot lamang. Malamig pang sabi ko. Buo ba ang mga mata ko sa mga kamay niya? May suot siyang singsing. Ang wedding ring ba rin na ni Lance?
Kinasal ba talaga silang dalawa? Subalit natatakot kami mag-ama at tila namin sinabi pa sa nakatataas ang tukol sa kanya dahil na rin sa kaligtasan niya. Tumahimik ka. Hindi yan pwedeng maging dahilan. Hindi niya ba naisip na mag-ama na baka may pamilyang lalaking sinagip ninyo? Hindi niya ba naisip na baka nag-aalala sa kanyang pamilya niya at sa kung saan-saan na siya hinahanap? Kaya huwag mong sasabihin sa akin na natakot ng kayo dahil para sa akin, kayo. Kayong mag-ama nagtago kay Lance at sabi mo, wala siya naaalala? Nag-take advantage ka sa kanya at ginawa mo pa siyang asawa mo? Nanunoy ang tanong ko sa kanya. Parang gusto ko siyang kalmutin sa mukha at sa bunutan ng kanyang buhok. Pero nagpipigil lang ako sa sarili ko. Ayokong pangunahan ako ng galit ko sa kanya. Patawad. Mahal namin ang isa't isa kaya nagpakasal kami. Yun ang totoo at kagustuhan niya ang hindi na bumalik sa'yo dahil ayaw niya akong iwan dito na mag-isa. Umiiyak pang paliwanag niya sa akin. Sa tingin mo, maniniwala ako sa'yo? Mahal niyo ang isa't isa? Baka nga inakit mo lang ang asawa ko eh. Hindi totoo yan, Beatrice. Boses iyon ni Lance. And his voice, malamig pa sa yelo. Franz, naikuyom ko ang kamao ko na maingat na hinila naman niya ang babae palapit sa kanya. Pumulupot sa bewang nito ang kanyang braso. Sobrang lapit nila sa isa't isa. Mahal ko siya at hindi niya ako inakit lang. Walang emosyon na sabi niya. He seems mad at me dahil lang sa ginawa ko sa babae niya. Ganun ba yon? Alam kong bugtong-bugto ang mga mata ko pero hindi ako nahiya na ipakita yon sa kanya. Matapang na tinignan ko rin siya sa mga mata niya ng diretso. Lance? Walang pamimilit at walang pag-aalinlangan na minahal ko siya dahil may busilak siyang puso. Sa tingin mo ba maniniwala ko dyan, Lance? Mahinang tanong ko, tinignan ko ang babae. Maganda nga siya, walang halong biro. Mukha siyang anghel at napaka-inosente niyang tingnan. Matangkad siya pero ilang pulgada lang naman ang taas ko sa kanya. Maganda ang built ng katawan niya at kahit yon, pamilyar din sa akin. Ako ang mahal mo. Bago ka pa lamang napunta rito kaya paano mo nasabi sa akin na babae niya ng mahal mo? Imposible yon, Lance. Tanong ko at pinakilala ko talaga sa kanya na hindi ako naniniwala sa mga sinasabi niya ngayon sa akin. Kilala ko si Lance. Kilalang kilala ko ang pag-uugaling niya. Mahirap kunin ang loob niya. Mahirap din kunin ang tiwala niya at hindi siya basta-basta lumalapit lamang sa mga taong hindi niya naman kilala. I have this strong guts na may kinalaman talaga siya sa nangyari sa asawa ko. Baka nga siya pang mastermind ito eh. That was 2 years ago, Beatrice. Hindi na ngayon. Iba na ang tinitibok ng puso ko. Sabi niya, tinilikuran nila ako pero hindi pa rin ako tumigil. Oo, makulit ako pero paninindigan ko. Hindi akong klase ng tao na basta lamang magpaparaya at susuko na hindi pa ako nagsisimulang laban. Hindi ako sumusuko agad ayon sa mga sinasabi rin ng mga tao sa akin. Kilala kita, Lance. Kilalang kilala kita. Na wala man ang alaala mo'y alam ko, hindi ka basta-basta nagtitiwala sa kahit sinong taong nasa paligid mo. Alam kong nahihirapan pa rin ang mga taong yung nakausapin ka. Walang emosyon na sabi ko. At naramdaman kong tila natigilan siya. Kitang-kita kong kamay niyang bumababa mula sa bewang ng babae. Pinakaayaw mo sa lahat ay mga babaeng umaali-alikid sa'yo, sabi ko. Tara na, Franz. At ang pinakaayaw mong tinatawag ka sa hindi mo naman pangalan. Naalala mo ba nagkamali ako ng pagtawag sa'yo noon? Nagalit ka sa'kin. Kung bakit wala lang sa'yo tinatawag kang Franz? Noon yon. Kung dati ganun ako pero hindi na ngayon. Nagbabago pa rin ang isang tao, Beatrice. He reasoned out. Tumaas ang sulok ng mga labi ko. Pero hindi ang nararamdaman mo. Nagkakamali ka. Wala na talaga ako nararamdaman para sa'yo. Para sa akin, Beatrice, tapos na sa atin ang lahat. At matagal na yung sa atin. Sabi niya at parang final na nga ang sinabi niya. Nasaktan naman ako pero hindi ko na yun pinansin pa. Pero inindigan ko pa rin ang sinabi ko sa kanya na hindi ako susuko. Na hindi ko siya susukuan agad. At wala akong pakialam kahit may masaktan man ako. Gusto ko lang bawiin ang sa akin. Hindi pa rin kita susukuan, Lance. Hindi. Magdusa man ang babaeng tinatawag mong asawa ngayon, mananagot siya sa ginawa niya sa'yo. Nananakot na saan ko pa. Franz, Beatrice, sigaw nito sa pangalan ko at napatingin ako sa pinanggalingan na yon. Nagsalubong ang kilay ko sa nakita. Nagmamadaling lumapit sa akin si Dewan. Itong babaeng to eh, dito ka lang pala napunta. Hinahanap ka na ng mga lalaki doon. Akala siguro na mga yan umalis ka. Umahango sa saad pa ni Dewan. Bakit naman siya nandito at paano niya nalaman na narito kaming lahat? What are you doing here, Dewey? I ask her. Tinawagan ako kanina ni Han. Kailangan mo raw ako. Wait, totoong buhay ka nga, Lance. Hindi ko napigilan si Dewan
Noong lapitan niya si Lance, at agwapa niyang dumaan sa pagitan ng dalawa. Nakita ko pa ang pagsimpleng pagtulak niya rito. Hindi ko alam kung sinadya niya ba yun o ano. Dewan, oh goodness, walang halong biro nga na ikaw ang kaibigan namin si Lance. Inawakan ni Dewan ang mukha niya at pabaling-baling ito dahil sa kakulitan ng kaibigan ko. Nagkataan man ang skin mo, pwede rin namang bumalik sa dating skin color mo. Ang gwapo mo pa rin. Tuwang-tuwang sabi pa niya at lumipat naman ang tingin niya sa babae. At sino ka naman? Nakataas pang kinin na tanong niya rito. Dewan, don't look at her like that. Pagpigil naman ni Lance kay Dewan. Binitawan siya nito at pumesa siya sa tapat ni Nermisa. Sino magandang babaeng kasama mo, Lance? Napaka-perpekto ng mga hugis ng lahat ng ito. Sabi niya at para nagde-describe lamang siya. Tell me your name, dear. Nermisa po. Sagot ito sa kanya at napatango si Dewan. Bumaba pa ang tingin niya mula ulo hanggang paa at matagal naman niyang tinitigan ang mukha nito. Nermisa, napakahusay naman ng taong, pero mas mahusay pa rin naman ako kasi may nakikita ako na hindi... never mind. Para sabihin ko sa iyo na ang ganda-ganda mo at gamit ang mukhang yan, nakuha mong puso ng aming kaibigan na may nagmamayari na sana, sabi pa niya. Hindi halata na may iritasyon ang kanyang tinig dahil may ngiti yun sa labi niya. Dewan, what do you mean by that? Lance asked her. Nothing, Lucas. Na-appreciate ko naman ang nililikha ng mga doktor. Ay, what I mean is ang ganda ng isang tao. Ang swerte mo, Nermisa. Sabi pa ni Dewan, and to be honest, hindi ko na talaga siya naiintindihan pa. Ano ba kasi yung pinagsasabi niya ngayon? What? Maski si Lance nagtataka na rin sa inaasal niya. Samantalang si Nermisa kanina pang nakayoko at nakita ko na naman ang kamay niya. Ano bang work mo rito, Lance? Ang alam ko lang, hindi buong araw mo na wala kang nahahawakan at nababasang papel. Nakaupo sa swivel chair mo at abala masyado. Tapos may umuusok na kape sa table mo habang nagtatrabaho ka. Isang mayaman ba ang babaeng pinagpalit mo kay Beatrice, Lance? Saan naman patungo ang mga sinasabi niya? Come on, Dewan. Huwag mo muna akong pangaralan. Punong-puno na ako kanina pa. May iritasyon ng sabi ni Lance. Hindi magandang ginawa mo sa amin. Nakaka-disappoint ka. Honestly speaking, I'm sorry. Ayon naman kay Craig, 2 taon na hindi mo nagagamit ang cards mo. Di namin yun pinaback kasi naisip namin na pwede mong gamitin yon. Kung sakali man na nakipagtalin ka sa ibang babae, pero ngayon nasagot na mga tanong ko kung bakit gusto kong mapuntahin dito ng asawa ko. Naniniwala pa rin akong babalik ka sa amin at isama mo lang sa Nermisa sa pagbalik mo. Welcome na welcome siya. Mahabang sabi ni Dewan at umalis na. Hinila niya ang kamay ko at bumalik kami sa pinanggalingan ko kanina. Pagbalik nga namin nataranta ang lahat. Nag-away pang iba pero na makita kami, nagmadali naman silang lumapit sa amin. Beatrice, gusto mo yata kaming patayin sa sobrang pag-aalala sa iyo. Huwag mo kang gagawin pa yan, ani Amir. Ngumiti ako sa kanya. Naglalakad-lakad lang naman ako eh, sabi ko. What did you notice, wife? Han asked her wife. Salip sagutin siya ng agad ng asawa, si Dewan ay sinipa niyang tuhod nito dahilan para mapaigik sa sakit si Han. Damuho ka? Hindi mo sinabi sa akin kailangan pala ni Ben ang karamay. Nilihi mo sa akin, sigaw ni Dewan. Isang sipa lang naman ang ginawa niya at di niya na ito inulit. Walang nagawa si Han kundi ang himas-himasin ang kanyang nasaktang binti. Kapag sinabi naman sa inyo, alam namin na susugod ko'y dito. Kawawa ang babae kapag nagkataon. Pagdadahilan ni Bunker. Oh, speaking of that wicked girl. Kung ginagamit sana ni Lance ang guards niya. Sorry sa sasabihin ko, Beatrice, ha? Pero wala kahit isang pisong nabawas sa pera niya. You know that, right? I was confused. Saan nakakuha ng malaking halagang babae yan para makapag-under ng plastic surgery? Tanong niya na kinatahimik naming lahat. Nanlaki ang mata ko sa tininan ko si Dewan. Dewan, ano naman ang ibig mong sabihin doon? Sasagot pa sana siya nang bigla siyang hinila ng asawa niya at tinakpan ang kanyang bibig. Mabuti pa, bumalik na lang tayo sa Maynila. Babalik tayo dito kapag nakakuha na kami ng sapat na impormasyon tungkol kay Lance. Bago pa man siya mapunta sa ganitong klaseng lugar. Anihan at di niya binitawan ng asawa niya kahit na maglilikha na ito mula sa pagkakahawak niya. Kaya tuluyan niya itong hinila palayo sa amin. That's good. Let's go home, Bea. Pag-aaya sa akin ni Oben. Sumabay ka na kay Day One, Bea. Ayon ni Jay. Ako na magmamaneho ng kotse ni Bea. Pag-volunteer naman ni Porrier. I took a deep breath at pinasadahan ko pa ng tingin ang bahay kung saan ang asawa ko nakatira na ilang taon. Masakit sa parte kong isipin na may kasama siya ibang lalaki at may ginagawa sila na ipinanig ko ang ulo ko.
Babalik ako, Lance. Babalikan pa rin kita. Hindi kita susukuan, mahal ko. Babawiin kita sa babaeng yan. Saan na tayo nagpunta, Bea? Tanong sa akin ni ate. Sumunod sila sa akin ni ate Marilyn nung makita ko na papasok na sa loob ng aming silid. Beatrice, ayos ka lamang ba? Bakit namang mula ang mga mata mo? Umiyak ka ba? Tanong naman sa akin ni ate Marilyn at sunod-sunod pa talaga. Ibinagsak ko ang katawan ko sa kama. Humugot ng malalim na hininga. Beatrice, may pinuntahan lang po kami ate Savannah. Ayos lang po ako, sagot ko. Mukhang hindi eh. Ang tamlay mo ngayon? Sabi naman ni ate Mary. Pagod lang po ako ate. Ipinigit ko ang mga mata ko at naalala kong sinabi sa akin ng mga kaibigan ko nang paalis na kami sa lugar na yon. Itago na muna natin ang tungkol kay Lance. Huwag na muna natin ipagsabi sa iba na nahanapan natin siya. Buhay at ligtas. Sa Heston ni Renos at tumipila ako kaagad. Dahil para sa naman ang pagtatagong iyon. No! Bakit? Bakit natin gagawin yun, Renos? Alam niya namang hinahanap din siya ng parents niya. Sabi ko. Baka matutuwa pa si na mommy at daddy kapag nalaman nilang totoo. Nabuhay nga talaga ang anak nila. Kaya bakit itatago namin ang tungkol kay Lance? Si ate Savannah alam kong miss na rin niya ako. Ang kapatid niya. Oo nga. Bakit Renos? Tanong naman ni Dewan. Agree kaming lahat. Kung totoo man ang napansin mo sa kanya na nagpa-plastic surgery nga ang babaeng yon, alam nating pareho na baka may iba pa pang involved dito. Saad ni Resh. Hindi ko masyadong naintindihan yon. What? Ano yon? Anong plastic surgery? I asked them. Ako yon, Beatrice. Plastic surgeon ako, di ba? Ha? Gulat na tagon ko kay Dewan. Nilingon ko naman ng iba at tumango sila na parang sang-ayon din sila sa suggestion ng kaibigan nila. Pero, sa ngayon lang naman to, Bea. Trust us, Jay said at tumango na lang ako bilang tugon. Ano na, Beatrice? Wala ba talagang nangyaring masama sa'yo? At saka lumabas ka talaga na nakaganyan? Ang suot mo. Pwede mo bang iwan niyo muna ako ang mga ate? Nakikiusap pang sad ko. Okay, kung may kailangan ka sa amin, Bea, magsabi ka lamang ha? Tinanguan ko si ate Savannah. Isa ito talaga sa katangian na gustuhan ko sa kanya. Masyado siyang maalalahanin. Alam ko naman nag-aalala lamang sila sa akin dahil nahalata nila ang pagiging matamlay ko at pagiging malungkot na rin. Pakiramdam ko nga durug na naman ang puso ko. Bea, basta tawagan mo kami ng ate mo ha?